Ma'am, hindi ko akalain na tatargetin ng enemy itong pagiging mahabang pasensya ko kasi kilala ko yung sarili ko. Mahaba yung pasensya ko kahit saksakin niyo pa ako ng kahit anong problema diyan pero ako kilala ko na matatag yung loob ko na alam kong kaya ko. Pero nung gabi siguro ano lang ma'am, hindi mo pala talaga may iwasan na bumigay kapag sunod-sunod na yung mga pangyayari na sunod-sunod yung hindi naman problema o yung parang hindi mo na makontrol, kumbaga, kasi sa isang araw, sabay-sabay sila. Parang ganun, sa pamilya ko, hindi lang sa probinsya, pati dun sa Japan. May malaking pagsubok sa akin na talagang tinest ako ni Lord. Tapos tanong ko na, Lord, ano ba? Ito ba mangyayari o ito? Tapos sabi ko, Lord, ba't ako nagda-doubt? Tapos parang napuprustrate na ako kasi parang ba't ako naging impatient? Di naman ako ganito. Hanggang sa nabasa ako na parang sinabi lang ni Lord sa akin na ano, it's okay not to be okay. Tapos binuhos ko kagabi lahat. Hindi ka pala ng peace ni Lord kapag o ka sa sarili mo. Kasi nung time na parang, okay lang yan, di, kaya ko pa naman. Pero yung totoo pala, hindi ko na pala kaya. Tapos ayun, bigyan lang yata ng time natin yung sarili natin na maging totoo, na okay lang na hindi okay, okay lang na nasasaktan ka, na naa-apektuhan ka sa mga nangyayari. Kasi may kapalit na maganda yan kapag ano, kapag ayoko na nga kapag nabuhos mo at nagiging totoo ka sa sarili mo. Yun na! Ayoko na miyak.